Good day po mga ka-works. Ang gagawin namin ngayon ay magkakabit kami ng mini driving light dito sa Rusi Macho. Ngayon hinahanapan namin ng pwesto itong kanyang ilaw, itong mini driving light mismo kung saan namin ilagay. Ito na yung kanyang 3-way switch na ikabit na namin. At meron tayong pinagapang na white wire dito patungo sa kanyang relay. Dito natin ikakabit sa number 87, itong kulay puti na pinagapang natin na wire. Dito natin ikakabit sa number 87 ng relay, itong kulay asul at saka itong kulay puti na wire na pinagapang natin. At itong kulay pula na wire, ito po yung number 30 ng ating relay. Ayan, kinabit natin dito sa kanyang positive terminal ng kanyang battery. Ayan, ikabit na natin dito sa kanyang positive terminal ng kanyang battery, itong number 30 ng ating relay. At itong number 85 ng ating relay. Dito natin inilagay sa accessories wire itong kulay itim na wire dito sa kanyang flasher relay o flasher rectifier. Isunuot natin yan dito sa ilalim ng kanyang socket. At pagkatapos itong number 86 ng kanyang relay, kinabit natin dito sa kanyang negative terminal ng kanyang battery. At itong kulay asul na wire dito sa ating relay, ito po yung number 87 ng ating relay. Kakabit natin mamaya ito sa pinagapang natin na white wire patungo dito sa ating 3-way switch. At mamaya hahanapin natin yung common wire dito sa 3-way switch kung saan yung common wire. At ito na, naikabit na namin yung kanyang ilaw dito sa ilalim ng kanyang headlight, dito sa bracket ng headlight cowling. Ngayon inaayos na namin ni Boss Nelson yung pagkalagay dito sa kanyang ilaw. At nalagyan na rin namin ng mga tornilyo. Ayan, salapaw bolt yung nilagay namin, dalawang salapaw bolt o allen bolt. Ayan, tapos nang hinigpitan yung mga tornilyo dito sa kanyang mini driving light at saka dito sa kanyang bracket. At ayan, tumutulong pa yung may-ari sa pag-align. Kakabit na namin yung emblem dito sa harapan, dito sa Rusi Macho. At pagkatapos nito ay i-organize natin yung mga wire dito sa kanyang ilaw or sa mini driving light mismo. Yung mga kulay, na mga parehong kulay. Pag-isahin natin yung mga tigdalawang parehong kulay, yung kulay dilaw at saka kulay puti. At yung dalawang kulay itim, pag-isahin natin. At ito na yung pinagapang natin na wire na ikabit na natin dito sa kanyang number relay, dito sa number 87 ng kanyang relay. Itong kulay puti na wire na pinagapang natin. At mamaya ikakabit natin ito sa kanyang 3-way switch, itong kulay puti na wire. Hanapin lang natin yung common wire dito sa kanyang 3-way switch. Hanapin natin kung anong kulay yung common wire dito. At ngayon, ito na yung ginawa natin dito sa kanyang relay. Itong number 30 na ikabit na natin sa kanyang battery. At itong number 85 na ikabit na natin dito sa kanyang rectifier, flasher rectifier sa accessories wire, sa kulay itim na wire. Tapos itong number 86 na ikabit na natin dito sa kanyang negative terminal ng kanyang battery, dito sa merong nakalagay na sign na bilog na mayroong minus sign. Ito na, tapos na natin na-organize yung mga kulay dito, yung tigdalawang parehong kulay dito sa kanyang mini driving light. At ngayon hanapin natin yung common wire dito sa ating 3-way switch. At ito yung common wire dito sa kanyang 3-way switch, itong kulay pula na wire. At itong kulay itim at saka kulay puti na wire, ito po yung high and low beep. Ngayon subukan natin gamit ang light tester, itong kulay itim na wire. Ayan, kapag umiilaw siya, ibig sabihin gumagana yung high and low beam. Dapat umiilaw itong dalawang wire, itong kulay puti at saka kulay itim na wire. Ibig sabihin, nahanap na natin yung common wire. Gumagana siya kapag pinindot natin yung 3-way switch, pataas pababa. At ito na yung common wire, itong kulay pula na wire dito sa ating 3-way switch. Kinabit natin dito sa kulay puti na wire na galing sa number 87 ng relay. Ganito lang yung wiring connection kapag isa lang yung relay yung gagamitin natin. At ngayon, balutin na natin ang electrical tip, itong kulay pula at saka kulay puti na pinagsama natin na wire. Itong galing sa number 87 ng ating relay at saka itong common wire ng ating 3-way switch. At itong kulay itim na wire na galing sa ating 3-way switch, kinabit natin dito sa ating ilaw mismo sa MDL. Ito dito sa kulay dilaw na wire ng ating MDL, kinabit natin dito sa kulay itim na wire dito sa ating 3-way switch. At itong kulay puti na galing sa ating 3-way switch, ikinabit natin sa kulay puti rin na galing sa ating ilaw dito sa ating mini driving light. At ngayon, balutin na natin itong kulay puti na wire. Balutin natin ang electrical tip. At pagkatapos ay partial testing natin yung ilaw. At ito na, gumagana na yung ilaw. Ito yung 3-way switch natin dito sa kanyang side mirror, dito sa bandang kaliwa. At ngayon, titingnan natin dito sa harapan. Ayan, gumagana na yung kulay dilaw at saka kulay puti dito sa kanyang mini driving light. Ibig sabihin, gumagana yung high and low beam dito sa kanyang 3-way switch.
Tapos na namin nasubukan yung ilaw. Temporaryo namin nasubukan ni Boss Nelson. Okay na, gumagana na. Ngayon, dudugtungan natin itong kulay itim na wire na galing sa ating mini driving light. Dugtungan natin ng wire para ipagapang natin doon sa kanyang negative terminal, sa kanyang battery, para mapower up siya at mas lalo pang lumakas yung kanyang kuryente. Ito na yung dinugtong natin na wire na galing sa ating kulay itim na wire sa ating mini driving light. Kasi itong kulay itim na wire na galing sa ating mini driving light, ito yung ground dito sa kanyang ilaw na dinugtungan natin ng kulay puti na wire. Kaya dito natin siya ikakabit sa negative terminal ng ating battery. Isasama natin dito sa number 86 ng ating relay at saka itong pinagapang natin na wire na galing sa ating mini driving light mismo doon sa kanyang kulay itim na wire. At ngayon, higpitan na natin yung turnio niya dito sa ating battery. At pagkatapos ay i-organize natin yung mga wires dito para hindi siya pakalat-kalat at hindi maruming tingnan. Kailangan natin i-organize yung mga wire. Lagyan natin ng electrical tip, balutin natin ng mabuti para magiging maayos siya at saka tumagal pa yung kanyang relay at kanyang ilaw para tumagal pa ng 10 taon yung lifespan ng ilaw at saka itong kanyang relay. Kaya importante talaga na ma-organize natin yung mga wires, lagyan natin ng electrical tip, balutin natin ng maayos para maiwasan natin na mag-grounded itong ating mga wires. At pagkatapos nating ma-organize itong mga wires at saka mabalutan, hanapan natin ng pwesto itong ating relay para tumagal pa siya. Kailangan talaga na nasa tamang pwesto itong ating relay. Kailangan nating maitago itong ating relay para hindi siya madaling mabasa kapag nagkaruwas tayo o bumabiyahe tayo habang umuulan. Hindi siya madaling mabasa kasi ang tubig ay isa sa madalas na sanhi ng pagkasira ng ating relay. Kasi kapag nagkaroon ng tubig yung ating relay, nagkakaroon rin siya ng kalawang. Nagde-develop siya ng kalawang at saka corrosion. At dahil sa kalawang at saka corrosion, diyan nagsisimula ang malfunctioning ng ating relay. Dahil maglo-lose contact ng yung mga wires at saka yung kanyang pins ng ating relay. At yung socket ng ating relay ay kakalawangin rin, kaya naglo-lose contact yung socket ng ating relay at nagmamalfunction ng ating relay. At yan ang dahilan kung bakit hindi na umiilaw yung ating mini driving light. At ngayon, balutin ko lang to lahat itong mga wires dito sa kanyang socket ng kanyang relay. At ngayon, dito lang muna natin temporary ikakabit itong ating relay dito sa gilid ng kanyang battery. Titingnan natin kung hindi ba siya babangga dito sa kanyang cover, sa kanyang side cover. Ayan o, maganda yung pagkakalagay niya dito. Mamaya susubukan nating ikabit yung kanyang cover dito sa kanyang battery kung hindi ba siya babangga dito sa ating relay. At ayan, tinitingnan ni Boss Nelson yung wiring connection namin. At ngayon ay final setup ko itong ilaw. Dapat pantay itong ilaw, dapat naka-align siya at dapat nakatutok siya dito sa baba. Hindi siya dapat nakatutok sa itaas para hindi nasisilawan yung nakakasalubong natin. At nilipat ko itong kanyang relay dito sa bandang itaas ng kanyang battery kasi hindi natin maitakip ng maayos yung kanyang cover, yung side cover niya, na kasi natatamaan yung relay dito sa gilid. At ito na, nakabit na natin yung kanyang side cover dito sa kanyang battery kasi kanina hindi natin ito maikabit kasi natatamaan yung relay dito sa gilid. At ngayon, final test light natin. Kasama natin na si Boss Nelson. Ayan, pinapantay niya yung bato ng kanyang ilaw dito sa ating mini driving light. Tinutulungan rin siya ng may-ari sa pagpantay dito sa kanyang ilaw. Ayan o. Oh.